Yun. Magagano tayo dito kay ano, to, si Marlica, no? Talagang may pagka ano ba yung may pagkabastos, no? Isipin mo kapwa niya babae na cabinet secretary at isang abogada, no? At si Attorney Trixie naman ay nasubaybayan ko ito sa programa na karambola ng mga kasakasama ni Thinking Pinoy, no? Medyo maayos naman to. May vlog din to, yung Illuminus ba yun, no? Illuminus ba yun? Kumpara mo naman ito kay Maharlika, mataas ang credibility nito si Attorney Trixie Cruz Angeles, no? Kaya lang ang ano ko dito, itong mga pinagsasabi nitong mga character assassination, yung mga nasabihin na Asuraida, yung mga ganon, yan nga yung sinasabi ko na isipin mo, sigaw sila ng sigaw ng UN team, no? Pero sila mismo ito si Thinking Pinoy at saka ito si Maharlika, medyo hindi maganda mga asal nito. Nagpapatalinuhan sila. Marami naman mga vlogger si BBM na maayos, no? Nandiyan naman yung mga kilala naman tayo dyan, at although ano, kaya lang hindi naman katulad nitong kung sino pa yung malalaki channel siya, yung mga mayayabang na sa bagay, malaki siguro channel nila kaya mayayabang, kaya lang hindi magandang tingnan, eh. Kaya kumisa parang yan na, sila na rin na sumisira dyan sa yung pagkakaisa ni Presidente Bongbong Marcos na sinasabi. Eh, puro sila pagkakaisa, tapos sila mismo nag-aaway. Hindi kasi magandang tingnan yan, eh. Kasi, paano kaming mga, hindi naman nga kan bumoto kay Bongbong Marcos na, ano, tapos, hikayat ng pagkakaisa dati si Bongbong Marcos, no? And at the end of the day, kayo-kayo rin pala mag-aaway, eh. Ang pinag-aawayan nyo lang naman is, siguro posisyon yung mga amo nyo, kasi kung titingnan mo itong si Maharlika, ito yung vlogger na akala mo ang galing-galing sa American citizen naman, akala mo ba ang kaya-kaya mo magpatakbuhin yung Pilipinas, yung ano yung mga ganun, overcon, sobrang bilib sa sarili, eh sa totoo lang, eh mas pangit ka kay Miss Trixie Cruz Angeles, eh. Pangit kasi sa'yo, yung ugali mo, pangit. Tsaka hindi ka naman kagandahan din, kung titignan din. Eh, mas slim pa nga sa'yo si Miss Trixie Cruz Angeles, eh. Di ba? Pagtangin ang buhay yan. Ba naman kayo, dapat maging ehemplo kayo ng pagkakaisa, hindi yan. Diyan pa kayo nagbabakbakan sa social media. Eh okay lang naman yun kasi mga vloggers nga kayo. Kaya lang, in respeto naman kay Presidente Bongbong Marcos. Bem, you know, ipakita yung mga kabastusan nyo kung anong tunay niyong kulay, no? Hindi naman issue yung tinatalakay mo dito, tinatalakay mo rito, yung itsura ng tao, sinasabi mo, Suraida. Andiyan, pakinggan nyo at pakinggan mo. Yan ba yung mga unit team na sinasabi niya? Paano magtatagumpay si Presidente Bongbong Marcos, yung mismong sa hanay niya ay hindi kayo magkaisa? Ano ang masama sa Suraida? Nasa utak niyo lang ang masama. O, ibig sabihin yung mga utak niyo, mga bulok. Kasi nagalit kayo. O ako, gusto niyo, tawagin mo ako si Bakitkang. So what? O, wala namang problema. Okay, ganito po kasi. Ang nakakaloka, mga palangga, dapat bilang isang press secretary ay hindi mo ina-attach, okay, ang sarili mo sa mga kapiki-piki ang balita. Ipapakita kong ebidensya sa inyo.
magsimula po tayo dito. Sasagutin ko to. Mga palangga, ang po ang page ni Trixie Angeles na meron siyang jowa yatang kapartner doon, nakabalandra yung kanyang pangalan doon. After ko silang somehow na boldak may nakalagay doon na on leave daw si Trixie Angeles, suspended attorney Trixie Angeles. Right? Wala akong pakialam kung baguhin nyo yan, i-edit nyo na hindi na on leave siya. Ang issue dito, bilang isang press secretary, Dai, ha? Ikaw ay, sabi ko nga kanina, ay accountable ka kasi nga sa bawat, okay, pagkuda o pagsulat ng iyong bibig, nakaakibat ang post ng gobyerno sa iyo. Ibig sabihin, yung posisyon mo. So whether sabihin nyo may admin kayo o yung AGP na yan, yung Ermitaño, hindi ko nga kayo kilala,